Hi guys, ako ang inyong Kuya Efren. Andito po tayo muli sa aking YouTube channel, ang What the F Kuya F. Hi guys, sa araw-araw nating pagbibisikleta, may mga pagkakataon na di inaasahan na nangyayari sa atin. Katulad na lang ng ibabahagi ko sa inyo ang nangyayari kapag kayo ay na-flat. Oh no! Kaya gusto kong ibahagi sa inyo ang gagawin ko para turuan ko kayo ng inner tube repair at saka yung pagpapalit nito. Kaya sana ay panoorin niyo itong aking video, at kung bago lang kayo sa aking channel, huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe para updated po kayo sa mga susunod kong vlog. At kung may nakikita po kayo na kailangang i-suggest, ay huwag po kalimutan mag-comment para ma-improve po natin ang pagbabahagi natin sa ating pang-araw-araw na pagbabay commute. Paunawa, para po sa inner tube user ang tutorial na ito. Kung sakaling machempuhan kayo na ma-flat tire kayo habang nasa biyahe, maghanap lamang kayo ng maayos na pwesto para maging komportable ang paggawa ninyo ng inner tube repair. I-switch lamang ang right shifter para sa pinakamaliit na cog. Kapag ang bike chain ay nakatapat na sa pinakamaliit na cog, madali lamang baklasin ang wheel set. Nang sa ganun ay masimulan na natin ang paggawa ng inner tube repair. Luwagan lamang ang quick release skewer sa kaliwa at sa kanan. Kapag proper ang pag-adjust nyo ng kadena sa cogs, ay hindi na kayo mahihirapan tanggalin ang wheel set. Itulak lamang ang itaas na bahagi ng rail derailleur kapag tatanggalin ang wheel set, at itulak naman ang ibabang bahagi ng rail derailleur kapag ibabalik naman ang wheel set. Kaya importanteng may dala kayo palagi na biker's essentials and tools para hindi kayo mahirapan kung sakaling merong aberya. Mas maigi rin na may dala kayong sariling inner tube para ikakabit na lang ito, at ang pagre-repair ng tube ay gagawin na lang sa bahay. Kaya dapat laging dala ang air pump, ang tire lever, ang patch kits, or kung meron kayong tailor's chalk ay mas maganda, pero optional lamang ito. Gamit ang tire lever, pindutin lamang ang pin na nasa loob ng valve para lumabas ang sobrang hangin nito, at para madaling tanggalin ang inner tube. Ipuesto ang tube valve sa 12 o'clock position. Ipasok lamang ang tire lever sa loob ng gulong at sungkitin ang sidewall bits nito palabas. At gamit ang hook, ilagay ang hook sa rayos ng inyong wheel set. Nang sa gayon ay madaling niyong matanggal ang gulong nito, at madaling niyo lang ma-extract ang inner tube nito. Kalahating dangka lamang ang pagpasok at pagsungkit sa side bead ng inyong gulong para hindi kumukontra ang side beads, at unti-unti ay may lalabas nyo na ang inner tube. Kung sakaling nakalabas na ang lahat ng side beads ng gulong, ay madali nyo na lamang makuha ang inner tube na walang kahirap-hirap. Pero dahan-dahan lang din para maiwasan ang pagkaipit ng inner tube at baka mabutas palalo. Una munang sungkitin ang valve ng inner tube palabas. At kapag nakakuha na ito, dahan-dahan nang hilahin ng paunti-unti ang inner tube. At kapag nakuha na ang inner tube, ay simulan ng bombahin nito ng lampas sa kanyang itinakdang tire pressure para malaman natin kung saan ang butas. Isa sa madaling paraan para mahanap ang butas sa inner tube ay ang paglubog nito sa plangganang may tubig. Pero syempre, nasa kalye tayo, mahirap maganap ng plangganang may tubig. Pero pwede namang dahan-dahan paikutin to na malapit sa pisngi o sa tenga mo para maramdaman mo ang lamig ng hangin mula sa butas, o marinig mo ang tagas ng hangin mula sa butas ng interior. At kapag nahanap mo na ang butas, lagyan lamang ng pananda sa tabi ng butas gamit ang tailor's chalk para madali lang hanapin kung sakaling kailangan mo nang gamitin ang paste at ang patching kit.
Kailan bawasan muli ang hangin para lapat na lapat ang pagdikit ng patch sa butas. Kaskasin ang butas gamit ang sanding metal para maging mas makapit ang pagdikit ng patch. Saka natin lagyan ng paste ang mismong butas paikot. Sunod natin ihanda ang patch para mailapat ito sa butas ng interior. Ilapat ng maigi ang patch sa butas. At ito'y diinan ng bahagya para maganda ang kapit niya at para hindi na siya sumingaw pa. Hayaan lamang matuyo ito ng ilang minuto. Habang hinihintay nating matuyo ang ni-repair nating interior ay ating inspeksyonin ang mismong gulong ng ating wheelset. Paikot-ikutin to at kapakapain mula sa loob kung mayroong mga nakatusok na bubog, stapler, pako o kung namang object na maaaring dahilan ng pagkabutas nito. Daan-daan din sa pakapa dahil baka kayo naman na mahiwa ng anumang sharp objects ito. Maaaring gumamit kayo ng panungkit o kung may nail cutter kayo ay mas madali nyo masusungkit ang anumang nakatusok sa butas ng inyong gulong. At pagkatapos ng inspeksyon, maaari nyo nang ibalik ang naayos nyo ng inner tube. Una nyo munang ipasok ang bulb ng inner tube nyo. At saka sunod-sunod nyo ipasok ang kabuuan ng inner tube ninyo. Dahan-dahan at paunti-unti ang pagpasok ng inner tube sa mismong gulong para maiwasan ang pagkakabuhol-buhol na magigisanhin ang pagkaipit nito at ang unintended na pagkabutas nito. Matapos na may pasok ang interior, ay bombahin ito ng bahagya para maiwasan ang deformation nito at maiwasan rin ang pagkaipit. Habang ipinapasok natin ang sidewall beads niya. Gamit ang tire lever, unti-unting sungkitin papasok ang side beads ng gulong. Paikot-ikot, paulit-ulit yung gawin ito hanggang sa tuluyang may pasok lahat ng sidewall beads ng gulong. Matapos na maiayos na ang gulong, ay maaari na ang bombahin ito sa kanyang specific na tire pressure. At para maging maayos na muli ang iyong wheelset. Sa pagsalpak pabalik ng wheelset natin sa mismong frame ng bike natin ay hilahin lang pababa ang ilalim ng bahagi ng rear derailleur natin at saka ibalik ang skewer at higpitan. Kapag natapos ka na ay magpahinga ng konti at magbunyi ka dahil nagawa mo na ang bike repair ng interior ng gulong na mag-isa ka lang. Kaya may importanteng may sarili kang patch kit at may konting kaalaman sa pag-aayos para hindi ka na mamoproblema kung sakaling ma-flatan ka ulit. Shoutout muna tayo sa mga sumusunod nating idol. Russell MTB Vlog, Titibok TV, Bike Wonder TV, Yep Breeze TV, Trailmaster, Exige Cycle, at Master Link MTB. Sana po ay nagustuhan ninyo ang aking munting video tutorial at ako'y nagpapasalamat sa inyo dahil umabot na sa aking channel sa 500 subscribers. Kaya maraming salamat po sa inyong pagtitiwala at pagbubutiin ko pa lalo ang mga susunod kong vlog. Muli po, maraming salamat at kita-kits muli tayo sa aking susunod na vlog. Sana po ay nagustuhan yung aking munting video Sana po ay nagustuhan ninyo ang aking munting video tutorial.